Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sa mga pagkakataon po na ang isang nanay ay magsisilang ng kanyang sanggol, ito ay napapalooban ng kagalakan, lalo na pag dumating na yung tinatawag nilang resulta ng prenatal check-up. At nagsabi ang doktor ng positibo, ang mag-asawa ay natutuwa dahil nangangahulugan na magkakaroon sila ng bagong isisilang na anak. Kasunod nun, sila ay maghahanda, pag-iisipan nila kung ano magiging pangalan ng bata, pag-iisipan nila kung saan ipapanganak, kung ilan magiging ninang-ninong pagka ihahandog na, saan dadalhin yung kapanganakan ng bata kung ito ay sa malaking pagamutan or sa mga midwife. Depende sa kanya. Subalit, ang gusto ko makita natin, yung plano ay pinaghahandaan. Ibig sabihin, hindi magiging maayos ang resulta ng plano kung hindi ka maghahanda. Sa kabilang yugto, kabaliktaran naman po, yung kanina, pagsilang, dakuin naman natin yung kamatayan. Itong bagay na ito, madalas ay hindi napapaghandaan. Ang kamatayan madalas ay nagiging sorpresa sa bawat isa sa atin. Unang-una, hindi natin alam kung kailan darating. Hindi natin alam kung papaano. At hindi natin alam kung saan dadanas ng kamatayan ang isang tao. Maayos yung kapanganakan dahil alam at napapaghandaan. Subalit yung kamatayan ay hindi napapaghandaan. Subalit ngayong umaga, tatalakayin po natin ang isang kamatayan, ang pinakamahalagang kamatayan na magaganap sa buong daigdig. Kamatayan ng ating Panginoon. At sa mga talatang nabasa kanina, nakita natin na may iba't ibang tao na nakapaloob doon sa istorya na may ginawa silang kaniya-kaniyang paghahanda. Nando doon una yung mga saserdote, skriba, yung punong tagapagturo ng batas, magkakasama sila. Mayroon silang inihandang plano patungo sa kamatayan ng Panginoon. Meron din ditong binanggit mga kaibigan ng Panginoong Jesus, meron din silang ibang uri ng paghahanda na gagawin sa nalalapit na kamatayan ng Panginoong Jesus. At merong isa na nagkanulo sa Panginoong Jesus, ibang klase rin ng kanyang paghahanda sa kamatayan ng Panginoong Jesus. At huli sa mga nabanggit sa talata, yung mga disipulo, yung alagad, o yung tinatawag nating mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Nagkaroon din sila ng bahagi sa paghahanda ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Balit, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo muna po ay humingi ng tulong sa Diyos. Tayo muna ay manalangin at humingi tayo ng gabay sa ating pag-aaral. Let us all pray. Panginoong Diyos, maraming salamat pong muli sa umagang ito. Dinadalangin ko po na ang mensahe na iyong ipaparating sa amin, Panginoon, maging kapakinabangan sa bawat isa. Ikaw po ang maitanghal sa pag-aaral na ito, O Diyos. Tulungan mo po ako na magbibigay ng mensahe. Gayun din aming Diyos, ang tunay na laman ng mga talata, ang siyang aming makita at maunawa sa dakong ito. Magamit namin ito sa paghihiwalay namin, sa buhay namin, magamit namin ang tama, makita namin ang tamang unawa na dapat naming ibahagi, ipamuhay sa amin at sa ibang tao, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itong aming panalangin. Mga nakaraang araw ng pag-aaral natin, madalas binabanggit ni Pastor Raymond, kontrabida ang tawag niya doon sa mga kasang-away o
oposisyon sa ating Panginoong Hesus. Ang kanilang paghahanda ay diretso, talagang papatayin nila ang Panginoon. Subalit, bago nila patayin ang Panginoon, aarestuhin muna nila. Umiisip sila ng plano, paraan, upang ang kamatayan ng Panginoon ay maging sukdulan at mailatag nila at mailagay nila sa isang lugar na kung saan ay walang makakakita. Gusto nila sikreto. Hanggang sa pagkabuhay ng Panginoon, itong mga taong ito, iba talaga yung kanilang motibo pagdating sa Panginoong Hesus. Nung nalaman nila na nabuhay ang Panginoong Hesus, pinakausapan nila yung mga tao at sinabihan, maaring binayaran na ninakaw ang katawan ng Panginoong Hesus doon sa libingan. Ibig sabihin, wala talaga silang patungga na ihihinto nila yung balak nila na sirain ang ating Panginoong Hesus. Ito yung klase ng paghahanda na kanilang ginagawa sa Panginoong Hesus. In other words, walang magandang poder sa kanilang isip. Wala silang iniisip na ikatutuwid ng kanilang plano. Iisa ang kanilang direksyon. Sirain, wasakin, at ilayo ang kahalagahan ng Panginoong Hesus sa mga tao. Meron silang sariling motibo ng paghahari. Gusto nila sila yung hari, sila yung namumuno, at sa kanila lahat ang pakinabang. Hindi nila nakita na sa sitwasyong ito, iisa ang kumikilos, at ito'y binanggit din ni Pastor Raymond nung nakaraang pag-aaral, na ang tunay na direktor, tunay na nakakaalam ng lahat ng sitwasyon at mga pangyayari ay ang ating Panginoong Diyos. Kumikilos ang Diyos, parang nasa likod ng eksena, at lahat ng pangyayari, lahat na magiging katuparan ng pangyayari, maging kanyang layunin, ay lahat nakapaloob sa kanyang kagustuhan. Hindi ito mapipigil kahit anong gawin itong mga lumalaban sa Panginoong Hesus. Hindi sila magtatagumpay sapagkat una't higit sa lahat, ito yung Diyos at pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamarunong sa lahat, at nakakaalam ng lahat. At pangunahin doon, siya ang may likha sa mga tao. Paano mauuna ang isip ng tao sa kanya? Lilikha lang niya ang bawat isa sa atin. Yun minsan ang mga problema kapag nagkakaroon ng kapangyarihan ng isang tao. Tinatawalan niya na siya na ang Diyos at kinakalimutan niya na mayroong lumikha sa kanya. So ang kalayunin ng Panginoong Hesus, ang layunin ng Diyos sa eksenang ito, ang gusto ng Diyos, mamatay ang Panginoong Hesus sa eksaktong araw sa lugar na kung saan niya gustong mangyari ang kamatayan ng Panginoon. Eksaktong oras, binanggit, ikatlo ng hapon at araw ng Biyernes. Alinsabay sa gagawin ng mga religious leaders na tinatawag nating Passover or pagpatay or pag-aalay, paghahandog ng mga tupa sa dakong yon. Mamamatay ang Panginoong Hesus kapag nagsimula na ang pagpatay sa mga tupang iaalay. At sa totoo lang, siya yung magiging tunay at totoong alay, totoong tupang handog, na sa katunayan, ito ay talagang magiging ayon sa layunin ng ating Panginoong Diyos. Subalit, ang mga kaaway ng Panginoon, hindi nila gustong mangyari ng Panginoon ay mamatay sa araw na gusto ng Diyos. Meron silang ibang araw na kung saan gusto nilang patay ng Panginoon. At yan ay nakita natin sa
una at dalawang kabanata ng Kapitulo 14 ng Marcos. Kung natatandaan natin, ito ay nag-usap-usap itong mga grupong ito sa patio ni Caiaphas. Doon sila nagpulong. Alam nila na kailangang mamatay ang Panginoong Hesus. Ito ang sinabi ni Caiaphas. At dapat siyang mamatay at ang kanyang salitang ginamit upang mailigtas ang bansa. Upang mailigtas ang bansa. Totoo kayang gusto niyang mailigtas yung bansa. Doon sa puntos na yon, nung sinabi ni Caiaphas na kailangan siyang mamatay upang mailigtas ang bansa, ang totoong ibig niyang sabihin dito ay para hindi mawala yung kanilang kapangyarihan sa bansa. Sila kasi yung may hawak ng bansa ng mga panahon na yon. At kapag nangyari na ang Panginoong Hesus ay kanilang pinatay at nakita ito ng mga tao, at ilang libo yung mga taong nando doon, daan-daang libo, na napakaraming tao na nag-aabang sa susunod na eksena ng mangyayari ng panahon na iyon. Ayaw nilang mangyari na magkagulo sapagkat sila yung pupulaan nitong mga tao dahil sila ang nagpapatay sa Panginoong Hesus. Nakukuha na ng Panginoong Hesus ang loob ng karamihan sa mga tao ng panahon na iyon dahil sa kanyang milagro, mga himalang ginawa, at kasama na yung kanyang ministeryo at paglilingkod at papakita ng pagmamahal sa mga tao. At yun nga ang nangyari, sinimulan nilang magplano at sinimulan nilang mag-isip kung paano aarestuhin ang Panginoong Hesus ng patago. Subalit nangyari ba mga bagay na ito? Of course, hindi nangyari ang bagay na yon. Ang nangyari, ang gusto ng kalooban ng Panginoong Hesus. Yung mga kaaway ng Panginoong Hesus, magkakasama sila at iisa ang kanilang layunin ng kanilang paghahanda. Ang kanilang motive ay masama. Ang kanilang balak na gawin ay kasamaan. Ang kanilang balak na gawin na pagpatay ay may halong masama na intensyon at karahasan upang ang Panginoon ay sirain at patayin. Subalit sa kabilang banda, meron naman tayong tinatawag na ilang tao na naghanda rin ng kakaibang paraan. At ito yung tinatawag nating mga kaibigan ng Panginoong Hesus. Kung ang mga kaaway ng Panginoong Hesus, yung mga taga-Sanhedrin na pinanggit nga sa versikulo 1 hanggang 2, at kasama yung mga punong saserdote at mga eskriba at mga pariseyo, dapat nating malaman na meron ding ibang mga tao, mga kaibigan ng Panginoong Hesus, na naghahanda para sa kanyang kamatayan. Makikita natin to sa talatang 3. Basahin po natin. At samantalang siya ay nasa Betania, sa bahay ni Simon na Ketongin. Sino ba yung Simon na yon? Kasi kung may ketong na isang tao, dapat wala siya dyan. Alam niyo naman ang kalagayan ng isang may ketong, outcast. Hindi siya pwedeng makihalubilo sa mga tao. Now, si Simon, dati may ketong. Pero isa ito sa pinagaling ng Panginoon at naglingkod sa kanya. Samantalang siya ay nakaupo sa hapagkainan, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ungwentong nardo. Na ang totoong halaga ay mahal. Napakahalaga, napakamahal. At ito ay kanyang binasag at ibinuhos sa kanyang ulo. Sa aklat po ni Marcos, hindi masyadong detalyado yung event. Pero pag tinignan niyo sa aklat ni John, very detailed yung pangyayari.
hindi lang ulo ang pinahiran ng pabango, pati paa kasama. At sa aklat ni Juan, binanggit kung sino itong babaeng ito. Dito sa aklat ni Marcos, hindi binanggit. Ano kayang dahilan kung bakit hindi binanggit? Maaari kasing gustong proteksyonan ni Marcos si Maria. Hindi katulad ni Jan, malakas ang loob. Actually, dito sa talatang ito, mapapansin din natin na ang Panginoong Jesus meron din ganung klase ng kagandahang asal. Hindi niya rin muna ipapahiya dito si Judas. Hindi niya pa binubuking dito. So katulad din ni Marcos, hindi binanggit yung pangalan. O katulad ni Maria na hindi binanggit ni Marcos yung kanyang pangalan. Subalit, ang ipinapakita ritong impluensya at klase ng paghahanda na ginawa ng babaeng ito ay kakaiba sa lahat na naghanda para sa kamatayan at burol ng ating Panginoon. Datapwat, may ilan na nagagalit sa kanyang sarili na nagsipagsabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito ng kwento? Dito again, ginamit yung salitang kanilang sarili. Pero isang tao lang ang tinutukoy dito. Kagaya yung sinabi ko, si Marcos, tinitignan niya yung sitwasyon, ayaw niya ring manghiya ng tao. Isang klase ng paghahanda ang inalay ni Maria sa ating Panginoong Jesus. Tatawagin natin siyang isang tunay na mananamba. Mananamba ng ating Panginoong Jesucristo. Naghahanda siya para sa kamatayan ng Panginoon. Saan? Sa pamamagitan ng kanyang isang gawa. Gawa o uri ng gawa na may halong pagmamahal. Pagmamahal at pagsamba. Naglaan siya ng isang mamahaling pabango upang pahira ng Panginoong Jesus para sa kanyang libing. Isang klase ng gawa na napakalaki ng kahulugan. Sinabi ko sa inyo kanina, ang kamatayan minsan hindi pinaghahandaan, nahihirapan maganda ang mga tao. Pero sa pagkakataong ito, nabigyan ng isang punto sa buhay ni Maria. By the way, Maria, kapatid siya ni Martha at ni Lazarus. Nabigyan niya na isang halimbawa na pwede palang gawin sa Panginoon ang bagay ng pag-aalay at pagpahid ng mamahaling pabango. Sa atin po, kung minsan kapag patay na, saka pa lang nagbibigay ng mga magagandang bagay. Bibigyan ng magagandang bulaklak, bibigyan ng kung ano-anong mga iahain doon, eh patay na yun, hindi niya na yan ma-appreciate. Paalala to sa atin, tayo may mga magulang, tayo may mga kapatid. And most of the time, syempre mas nauuna yung magulang natin na nawawala, na namamatay. Gaano nyo kadalas bigyan ng pag-ibig ang inyong mga minamahal sa buhay? Naibibili nyo ba ng damit ang inyong nanay? Naibibili nyo ba ng mga gamit na talagang matutuwa ang inyong mga magulang? Kasama po yan sa paghahanda. Dito, pinapakita lang ang pag-iisip na ginawa ni Maria sa kanyang pag-aalay at handog sa Panginoong Jesus. Katulad din ni Simon. Alam niya ba na siya yung naghanda ng kakainin nila nung nalaman niyang darating ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad? Siya ang naghanda ng pagkain. Bilang bahagi ng kanyang paghahanda sa nalalapit din pagpanaw ng ating Panginoong Jesus.
napakamahal ng pabango. Ang sabi sa talatang 5, sapagkat ang ungwentong ito ay may pagbibili ng mahigit sa 300 denaryo. Bago sinabi ito, nagalit na yung gustong magalit. Mamaya ko sasabihin kung sino yun. Ang 3 denaryo, alam niyo ba ang katulad nito? Katulad ng 1 taong sweldo ng isang tao. Ganun katindi ang halaga, ang presyo ng pabangong ito na sinasabi nung isa na sinayang daw. Sinayang. Sa John chapter 12, verse 6. It was Judas Iscariot who was intending to betray him. Dito rin sa talatang ito, makikita natin, the Bible will reveal what is the real motive of Judas. Walang iba kundi pera. Magdanakaw siya eh. Wala siyang ibang kasiyahan sa buhay kundi magkaroon ng maraming pera. Lalo na sa masamang paraan. At sinabi ko sa inyo kanina, ang ating Panginoon, hindi pa niya ini-expose dito si Judas. Ginagalang niya pa. Sa verse 6, datapot sinabi ni Jesus, pabayaan niyo. Pabayaan niyo siya. Bakit niyo siya binababag o binabagabag? Mabuti ang kanyang ginagawa sa akin. Kayo, lagi niyong kasama ang mga dukha. At kailanman, pwede niyong gawan na magagandang bagay ang mga duksa, mga dukha. Samantalang babaeng ito, ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya, verse 8, napahiran ang aking katawan sa aking paglilibing. At katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, gusto malaman ng Panginoon na dapat tandaan to ng bawat sa atin. Saan man ipangaral ang ebanghelyo ng buong sanglibutan o sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito bilang pag-alala sa akin. Hindi ito makakalimutan kasi kakaibang klase ng paghahanda ang inialay ng babaeng ito. Merong halong pagsamba, merong halong adoration, worship. Ito ang kanyang naging ultimate priority. Pangunahing sukdulang prioridad na iginawad ng babaeng ito sa ating Panginoon. Totoo, kailangan tumulong sa mahirap. Totoo, kailangan magbigay sa mahirap. May mga talata sa Lumang Tipan, sa Deuteronomy, Kapitulo 15, talatang 11, sinasabi doon, magbigay sa mahihirap. Subalit, priority yon, but there's what we call ultimate priority. And that is worshiping Jesus Christ. If we can consider giving to the poor a priority, worshiping Christ is our ultimate priority. Should be our ultimate priority. Importante na makatulong. Importante na makapagbigay. Subalit, mas mahalaga ang pagsamba sa Panginoong Jesus. Oo nga, kailangan nating magministeryo sa mga taong mahihirap. Subalit, mas kailangan nating magsakripisyo para sa Panginoon. Yung pagsamba natin dapat may halong sakripisyo, affection, uri ng pagmamahal na hindi mapapantayan ng sino mang tao. Worship love
divine love. Ito'y nakita natin sa babaeng ito kay Maria. Very devoted. Naaalala niyo ba yung kwento nung sila ay pinuntahan ng Panginoon? Anong ginagawa ni Martha? Very busy. Gawa ng gawa, gawa ng gawa. Anong ginagawa ni Maria? Nakikinig sa Panginoong Jesus. Focus on Christ. Wala siyang ibang inaasikaso kundi ang pakikinig sa ating Panginoong Jesus. Well, charity is good. Charity is necessary. But worshiping God is far more better than charity. Maaring busy si Mary o busy si Martha sa mga bagay na magaganda, tawang gawa. Pagtitimpla ng pagkain, lulutuin, paghahanda ng bagay. Subalit nakaligtaan niya, nandun ang Panginoong Jesus na dapat ay sinasamba. Hindi nakakapagtaka at hindi na dapat tayo magtanong kung bakit ganito ang ugali ni Maria. Mismong si Maria nakaranas ng isang himala sa Panginoong Jesus. Patunay ang kanyang paniniwala sa Panginoong Jesus na bagamat mamamatay ay mabubuhay na maguli. Ano nangyari kay Lazarus kung natatandaan ninyo? Diba, mismong si Lazarus din ay binuhay ng Panginoon. Kaya ganun, suktulan na lang ang kanyang pananalig sa Panginoong Jesus. Hindi niya ito binaliwala, bagkos tinignan niyang maigi, tinanaw niyang mabuti, at tinandaan niyang maigi sa kanyang sarili na ang pagkabuhay sa kanyang kapatid na si Lazarus. Nangangahulugan din yung kanyang ginagawang pagsamba ngayon at pagpahid ng mamahaling pabango ay nangangahulugan din ng Panginoong Jesus ay mabubuhay. Napakaganda na ugali ng babaeng ito ni hindi nag-ambisyon na magpastor, ni hindi nag-ambisyon na magmaster, pero nasa tamang dako, nasa tamang paglilingkod. Naintindihan niyo po ibig sabihin? She was doing the right role of a woman. She's not aiming for something para tumaas yung kanyang pwesto sa simbahan. No. He humbled herself. Giving this perfume sa ating Panginoon signifies na talaga ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay sugdulan. Subalit may isang taong nag-react sa ginawa ng babae. At yan ay walang iba kundi si Judas. Verse 10. Si Judas Iscariote na isa, take note, sa 12 ay naparoon sa mga pangulong saserdote upang may pagkanulo ang ating Panginoon Jesus sa kanila. Talatang 11, at pagkarinig nila nito, ay, ito na, nangatuwa ang mga kontrabida. At nagsipangakong siya'y bibigyan ng bayad o salapi. At ganun na nga nangyari. Pinagsikapan niya na makaisip ng paraan kung paano siya maipagkakanulo sa kapanahunan. Si Judas po, hindi talaga interesado sa mahihirap. Tandaan natin yan. Gimmick niya lang na sinabi, sayang yung pabango, sana pinenta na lang natin at ibinigay natin sa mahihirap. Hindi totoo yon. Ang katotohanan nun, gusto niyang makuha yung pera para itakas masarili niya. Sa John chapter 12 verse 6, ganon ang paglalarawan dito kay Judas.
na siya ay isang magnanakaw at ang kanyang intensyon lamang ay laging makuha yung laman ng kahon. At ito'y kanyang ninanakaw. Naging bahagi siya ng 12 sa ibang kadahilanan din. Meron siyang isang ambisyon, makasarili, at siyempre dahil siya ay makasarili, may halong yabang, materialistic, pinupuri yung kanyang sarili, hindi niya hinahabol ang cross o ang krus ng Panginoon. Ang habol niya yung kingdom. Napaka baliktad ng isip ng taong ito. Alam niyo ba yung nasa isip niya? Pag naipahuli niya ang Panginoon na aparesto at na-trap, yung pera ay itatakas niya. Dahil alam niya magkakagulo, mahihina yung mga apostol eh, walang magagawa yan yung nasa isip niya. Tatakbo niya yung pera. Pero hindi yun na nangyari. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na may kasama si Judas dito? Sa kanyang ginagawa, meron siyang kasama. Kilala niyo kung sino yung kasama niya? Si Satanas. The Bible clearly tells us that Judas was Satan possessed. Siya yung kumikilos kung bakit ganon ang ugali at kalagayan ni Judas o ni Judas because Satan went inside his body. Sabi nung isa, kaya pumasok si Satanas kay Judas ay para patayin ang Panginoon. Mali. Kahit kailan, hindi naging intensyon ni Satanas na si Jesus ay ipako sa krus. Kahit kailan, hindi niya naging intensyon yan. Pumasok siya kay Judas para pag na ipagkanulunan ni Judas, magkakaroon ng rally, magkakaroon ng riot ang mga tao. At hindi matutuloy yung pagpako kay Jesus dun sa krus. Saan ko ito nakita? Naalala niyo yung tungkol kay Apostol Pedro noon? Di ba ang sabi ng Panginoon na nagtuturo siya, mamamatay ako at mabubuhay na maguli. Subalit dinini niya yung mamamatay siya. Ano sabi ni Apostol Pedro? Panginoon, hindi ka mamamatay. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Yun ang sabi ni Pedro. Ano sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro? Satanas. Ay, ba't ito nakaturo? Wala, Satanas. Mahirap na yun. Satanas. Lumayo ka sa akin. Ayaw ni Satanas na si Jesus ay mapunta doon sa krus. Tanungin natin, alam kaya ni Satanas na pag si Jesus ay napako sa krus, masiligtas lahat ng mga taong sasampalataya sa kanya? Alam ba ni Satanas na sa lumang tipan, hinulaan na si Jesus ang magiging tagapagligtas? Alam din kaya ni Satanas, oo ang sagot doon, alam din kaya ni Satanas na ang Panginoong Jesus ay tatanggapin ang kanyang sakripisyo ng Ama? Yun lang ang tatanggapin. Alam. Kaya ang gusto ni Satanas, hindi maipako sa krus, si Jesus. Puros baliktad nga yung mga utak nito eh. Ito naman mga pareseyo, gustong patayin sa krus, itong si Jesus. Pero, simple. Patago. Hindi nila ipapublic. Hindi nila ipapampubliko yung kanilang gagawing plano. Nakakalungkot kasi si Judas, sabi sa verse 10, isa sa 12. Hindi ko po ma-imagine minsan, hindi ko alam sa iyo, pero ako hindi talaga maisip kung bakit itong magkakanulo na ito ay manggagaling pa
sa alagad ng Panginoon. Pero of course, God is in control. Yun ang kagandahan ng mga pangyayari niyan. Nakita natin, mga Pariseo, may plano at paghahanda nila na ginawa. Ganon din si Maria, si Simon. Tignan natin kung anong paghahanda ang ginagawa ng mga taga-sunod ng Panginoon. Kanina nakita natin si Judas, iba yung plano. Tignan natin ang gagawing paghahalay at paghahandog ng mga taga-sunod ng ating Panginoong Jesus. Verse 12, at ng unang araw ng mga tinapay na walang libadura na kanilang inihain ng kordero ng Pasko ay sinabi sa kaniya, saan mo ibig magseparoon at ipaganda ka upang makakain ng kordero ng Pasko? Tanong ng alagad. Bago ang lahat, tingnan natin, siyempre, ang pinaka-utak ng mga pangyayari dito ay ang Panginoong Jesus. Meron siyang plano at ang plano niya, kailangan Huwebes ng gabi, magampanan na nila yung pinatawag nating Lord's Supper or Last Supper. Magtitipon-tipon sila at isi-celebrate nila yung Paskwa o yung Passover na binanggit dati. Ito namang mga Pariseo, magse-celebrate sila Biyernes ng gabi. Pero sa totoo lang, ganun talaga yung nangyayari. Yung mga taga-South o yung mga taga-North, Thursday sila nagse-celebrate ng Passover. Yung mga taga-South ay Friday. Okay? So ganun yung kwento dyan. Pero ang gusto mangyari ng Panginoong Jesus, Thursday sila, para eksakto, by Friday na siya'y mamamatay, eksakto rin na pinapatay yung mga alay. So, ganun yung plano. Okay? Kaya lang, may konting problema rito si Judas eh. Tawa ko ng tawa nung pinag-aaralan ko to. So, ang plano ng Panginoon ay makakuha ng isang lugar na pribado. Doon sila magse-celebrate ng Passover. At sa kabilang banda, hindi natin aalisin na sa isip ng Panginoon, nalalaman niya kung anong plano ni Judas. So sa verse 13, basahin natin, at sinugo ang dalawa, si John at saka si Peter. Sinugo ang dalawa sa kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo sa bayan at doon'y makakasalubong nyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan nyo siya. Dito pa lang, napakalupit na nung plano. Alam nyo kung bakit? Madalas, sa bayang ito, ang may daladala ng tubig ay babae. Kaya dito, parang may isahan na si Judas dito eh. Nililis na siya ng landas. Hindi niya talaga. Ang gusto niya kasi, automatic na ipa-aresto, malaman kung saan magtatago ang Panginoong Jesus at saan nando doon. Eh, hindi niya ito may sasabi. Dahil itong planong ito ay plano ng Panginoon. At ituturo niya, verse 15, sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na gagayakan at maghahanda para sa inyo at sa atin. Verse 16, at nagsiyaon ang mga alagad at pasok sa bayan at nasampungan ang ayon sa sinabi sa kanila at ihanda nila ang kordero ng Paskwa. Alam niyo ba, sa pagkakataong ito, nag-uusap sila, hindi pwedeng umalis si Judas. Bakit? Mabubuko. May balak na iba. Kaya habang nagmi-meeting sila, dapat nando doon siya at dapat hindi talaga siya alis dahil gusto niyang malaman kung saan sila magtitipon. Eh kaso, hindi sinabi ng Panginoon kung saan. Ang sabi ng Panginoon, kaya hirap na hirap dito si Judas,
makakakita ka ng isang lalaki. Hindi naman sinabi kung anong pangalan, basta sinabi lang isang lalaki may dalang banga ng tubig. Itanong mo sa kanya kung saan tayo magkikita-kita. Parang pinagtakloban dito si Judas ng kung ano-anong isip. Hindi niya alam kung saan. At hindi na rin bumalik si Pedro at saka si Juan. Problema ba kay Judas? Malaking problema. Kasi makaalis. Hindi siya makapagbigay ng report sa mga Pariseo. At nangyari nga doon sa talatang 16 na nagkaroon sila ng salo-salo. They celebrate yung Passover Thursday night and ready na siya na mamatay Friday 3 p.m. while the Pharisees and the other people are celebrating the Passover. Kukuha niyo yung storya ng pelikulang pinapanood natin. Maliwanag po sa pagkakalimbag ni Apostle Mark o ni Marcos, ang sitwasyong ito ay kontrolado ng ating Panginoong Jesus. Hindi niyo naman napansin na surprise ba ang Panginoon sa mga pangyayari? Hindi. Dahil alam niya kung ano yung magiging direksyon ng kwento at ng tagpo. Ang mga punong saserdote at mga punong Pariseo, pinipilit nilang kumilos ng pasikreto, pero hindi naman magiging sikreto yan sa Panginoong Jesus. Lahat ng kanilang balak alam ng Panginoong Jesus, sapagkat ang Panginoong Jesus, He is omniscient. He knows everything. He is omnipresent. He is everywhere. Yung kanyang kapangyarihan, nasasakop kahit saan ka magpunta. Ang mga punong saserdote, nagbayad ng malaking pera para siraan at patayin o sirain patayin ng Panginoong Jesus. Samantalang si Maria nagbigay ng mas marami pang pera para ang ialay sa ating Panginoong Jesus. Ang mga disipulo naman, matagal na nakasama ng Panginoon. At lahat ng turo ng Panginoon ay natutunan at narinig ng mga alagad. Samantalang si Maria, naiintindihan kung ano yung mga pangyayari, subalit, hindi siya kasing tagal na inilagak ng mga alagad sa Panginoong Jesus. Pero nakita natin sa kanya kung paano siya sumamba. Tunay ang kanyang paglilingkod. Si Judas, na isa sa mga disipulo, tinuruan ng Panginoong Jesus. Binigyan ng Panginoong Jesus ng kapangyarihan. Naglakbay kasama ng Panginoong Jesus. Dinala ng Panginoong Jesus sa mga dakong sila ay naglingkod at nagministeryo sa mga tao. Subalit, pinagpalit ni Judas ang Panginoong Jesus sa 30 pirasong pilak. May nabasa ako, sabi niya, ang equivalent niya sa panahon ngayon is 279,933,000. Yung halaga. Pinagpalit ni Judas ang kanyang buhay sa totoong source ng totoong buhay.
Subalit si Maria, konti lang panahon na kanyang paglagak sa Panginoon. Binigyan niya ng halaga ang kanyang pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Maari nating tignan sa buhay natin na ang Panginoong Jesus, bagamat Diyos, ay nanghiram ng buhay. Sa loob ng 33 taon, ang kanyang buhay ay pawang hiram. Nanghiram din siya ng sabsaban kung saan siya ipapanganak. Namuhay siya sa tirahang kanya ring hiniram. Higit sa lahat, yung kanyang mga tinitirahang lugar at lakong lugar na kung saan ay siya ay nagbiministeryo, ito'y mga hiram din sa kanyang buhay. Nang siya ay pumasok sa Jerusalem, nanghiram din siya ng asno na kanyang ginamit. Nanghiram din siya ng mga tutulugan niya sa kanyang mga naging kaibigan, lalong-lalo na sa Betania. Nanghiram din siya ng lugar kung saan sila nagsalo-salo para i-celebrate ang Pasko. Nanghiram din siya ng krus sa Romano kung saan siya ay ipapako. Higit sa lahat, nanghiram din siya ng libingan na kanyang gagamitin sa kanyang burol. Balit, ang gusto kong makita natin, sa lahat ng mga bagay na pawang sa tingin natin ay hiram, ang katotohanan, ang Panginoong Jesus ang may-ari dito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Tulungan niyo kami, O Diyos, na sa aming pag-aalay at paghahanda sa iyo, O Diyos, ng aming buhay, maging katulad namin ang paghahandang ginawa ng iyong mga naging kaibigan. Bigyan ka namin, Panginoon, ng unang higit sa lahat na prioridad sa aming pag-iisip, sa aming pagsasalita, sa aming pagkilos, sa aming pagtatrabaho. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang dapat naming paglaanan ng ganitong buhay at kasaysayan, Panginoon. Tunay nga po na sa iyo nang galing ang aming buhay. At kami ang tunay na nanghihiram nito, O Diyos. Hindi ito nang galing sa kung saan paman. Higit sa lahat, nakita namin na ito'y iyong kaloob sa aming buhay. O Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay niyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo po kami, Panginoon, ng isang bukas na kami makakapaglingkod ng maayos at isip na nagbibigay ng papuri sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na ipasok namin sa aming mga isipan ang mga itinuturo mo ngayong umaga. Maunawaan namin ng mga aral na ito ay makakatulong sa amin sa pagiging tagumpay namin, Panginoon, sa aming buhay dito sa lupang ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming panalangin.